And hello, meron nga pala akong gustong i-share sa inyo na dalawang lotion. And mapapansin nyo, wala na siyang laman. Ayan. Dahil nagamit ko na tong dalawang to. Ito, matagal na. Mas una ko to nagamit kaysa dito kay Hannah's Glow. Meron ako parehas na review nito. Ayan. Eh, gusto ko lang silang ipagkumpara kung ano nga bang mas maganda or parehas lang ba silang mas maganda. Ayan. Dito muna tayo kay My Dream Skin Kojic Plus Niacinamide. Ayan. Sa review kong to, meron akong partner na sabon. Kaya mas mabilis siya sa akin na maka-light ng skin. Ayan. And yung itsura pala ng laman nito ay para may pagka-light or orange. Light, hindi naman super orange. Para magkasing kulay lang ng orange na ganyan. Ayan. And nakalagay rito, Kojic Plus Niacinamide Intense Whitening Lotion, Whitens, Moisturizes, and Protect. And with 8 times whitening active. And SPF 30, 250 ml lang to. Inabot ata ako na mag-iisang buwan na to. Ayan. And meron tong ibang mga kasama. Tatlo pa ata. Ayan. Ito lang yung isa sa mga na try ko. Tsaka yung isang kulay pink. Ayan. Pero yung iba, hindi ko na na-try. Ayan. Yung experience ko dito ay hindi naman siya maligkit sa katawan or mahirap ikuskus. Pagka sa una, feeling mo maligkit, pero hindi naman siya maligkit. Ayun. And yung ingredients nandito, ayan. Ang daming ingredients niya. Important, tinitignan yung ingredients dyan. And ilalagay ko na rin yung ingredients dyan kung gusto nyo makita. And nakalagay rito, reminder. And mag-test muna sa part ng katawan kung saan nyo gusto. Pwede naman sa leeg. 24 hours bago muna mag-ubusin ito lahat. Ayun. And how to use and night and pwedeng sa gabi, pwedeng sa umaga. Nakalagay naman dyan yung logo. Basta may mga logong ganyan. Umaga tsaka gabi siya. And ayun. Syempre, bago ka maglagay nito, maglinis ka muna ng katawan para hindi malagkit sa pakiramdam. Pero hindi naman siya malagkit sa katawan. Syempre, pag pinawisan ka na, ayun, maaaring malagkit. Ayun. Sa labas, malagkit ba siya kahit sobrang init mo siya ginagamit? Hindi po siya malagkit kahit pinagpapawisan ka na. Dahil ayun yung naging experience ko dito sa lotion na to. And mas maganda siyang pinapartneran ng sabon. Ayun. Mas mabilis siya makaputi. Ayun. Natatanggal yung mga parang dark, and may mga dark spots sa katawan, I mean nagla-light, hindi naman totally nawawala, yung mga peklat, ayan, nagla-light siya, pero matagal. And ayun, dito naman tayo kay Hannah's Glow Serum Lotion, and eto, katatapos ko lang yung review mo to, ayan, and sa mga lotion, na-excite ako pagka may mga bagong labas, and eto yung isa sa mga bagong labas, kalalabas lang to, lang months lang, ayun, and nakalagay dito, Hannah's Glow Serum Lotion, serum siya, eto, hindi to serum. Ito, ang serum lotion ay, ito nakalagay dito, papaya extract, hyaluronic acid, glutarbutin, brighten and glowing skin, SPF 50 PA++++. Ayun, and 250 ml to. Mag-iisang buwan ko na rin siya nagamit. And, ayun, pinartneran ko siya ng sabon, mas okay na pinapartneran ng sabon ang lotion para mas makita mo yung resulta kung ano nga ba talaga yung gusto mong makuwang kulay. Ayan. Yung ingredients ilalagay ko dito. Ayan. And paano i-apply? Alam nyo naman kung paano i-apply ang mga lotion. Ito naman ay maganda sa katawan. Dahil serum lotion siya, yung alam mo yung sensitive skin ka, tapos super dry yung skin mo, ito yung bagay na bagay sa iyo. Ayan. Depende sa pagka-sensitive skin, ha. Meron talagang kahit sensitive skin ka, tapos kahit okay yung product, meron pa rin nangyayari na ma-irritate yung balat. Ayun. Depende kasi sa balat. Ayun. And nakalagay naman dito, fuck with 4 times whitening action, papaya extract, glutarbutin, citrus, lemon juice, and vitamin C. Experience and the confidence of 4 times brightening skin. Malabo na kasi, nagbura-bura na siya. Ayan. And, ayun.
mabilis na nakaputi sa akin. Alam niyo kung bakit? Kahit na super dry, super dry kasi ako is sa skin nito. Ewan ko bakit nag-dry-dry ako bigla. Ayun. Ito yung naka-okay sa skin ko dahil yan sa serum lotion, madali siyang ma-absorb. Di katulad ng ibang lotion na parang tingin mo malagkit pero na-absorb naman kagad. Ito mabilis 'to mag-absorb sa katawan dahil nga serum lotion siya. Ayun. Maganda ba siya sa skin ko? Yes, maganda to sa skin. Ayun. Yung amoy nito, hindi ko lang siya type yung amoy dahil pang lalaki yung amoy niya. Pero, maganda naman siya sa skin. Ayun. Malagkit ba siya? Meron serum na para malagkit pag nasa init, ha? Pero, depende na lang talaga sa pagkakagawa sa isang product. Ayun. Meron kasi ako na experience na ganun. Kahit serum malagkit, kahit nasa init. Pero ito, hindi naman. Super smooth siya. Parang walang nangyari. Nagda-dry ba siya pagkatapos mo gamitin? Hindi naman siya nagda-dry. Ayun. Hindi siya nagda-dry. Kasi may nagkakataon na kahit na sobrang lamig, kahit tumagamit ka ng serum lotion, nagda-dry pa rin. Depende na lang talaga sa... Ayun yung kasi yung mga nag-experience ko, pero nagagawan ko pa rin ng paraan. Ayun. And pagka super dry, naghahanap pa rin ako ng moisturizing lotion. Ayan. And ano nga bang mas maganda sa dalawa? Halos pares lang, nakakaputi, maganda sa katawan, nakakatanggal ng dry. Ayun, sa mga sensitive skin, pwede naman to. Depende sa pagka-sensitive skin mo. And ayan. And ayun lang yung masasabi ko dito sa dalawang to. Na wala akong ipagkukumpara sa dalawa. Dahil pares lang sila ng ibang ganda. Ayun. Magkaiba lang talaga sila. Ito serum lotion kaya ito hindi. Kaya parehas lang sila para sa akin maganda. Mas magandang pinapartneran ng sabon para makita nyo yung gusto nyo yung kulay or nakakaputi ba or ano. Ay, basta yun. And see you next vlog. Bye!